Tignan natin ngayon kung may magagawa pa kayo sa pagtutol niyo sa dama. Bubulokin kita dito, Maglindola. Hanggat nandito ka, wala kang magagawa. Katawan na akong namin yung tinurong ninyo. Pero hindi nga nabat maran, hindi ninyo kailanman ikakulong. Hindi ninyo kailanman ikakulong. Makatwiran ang ating ipinaglalaban. Itutuloy natin ang pagtutol sa dam. Pero Noli, ano pa ba ang magagawa nila? Matatandang babae laban sa mga sundalo. Palayaan niya makliing dulag ngayon. Lahat sa akin! Ang ili na ito ay sinasabing pugad ng mga rebelde.
at ayon sa ilalim ng kapangyarihan ng martial law. Ang ili na ito na sa pamamahala namin ngayon, mga militar. Ang ibig sabihin nito, walang sino man makapapasok at makalalabas nang hindi humihingi ng pahintulot sa amin. Bawal ang mag-usap ng maramihan. Bawal magkaroon ng maliit na pagpupulong. Magkakaroon tayo ng curfew. Ang sino mang abutan sa dilim ay arestuhin. Ang sino man ay maaaring arestuhin at siyasatin kung kinakailangan. Itigil namin ang pagtutol sa dam. Tuloy ang pulong mamayang gabi. Dumating na ang mga kapatid mula sa iba pang lugar. Tama ang sabi mo, Makling. Ang problema ninyo ay problema rin namin. Kaming mga taga-Abra ay pilit na pinaalis. Ang higanting pabrika ng papel ang sumakop-sakop sa aming lupain. Ang buong kordilyera ay ninanakaw sa atin. Dam, paggawa ng papel, minahan, trasuhan at gulayan. Pawag mga dayuhan ang magbimayaring ito. At pinayagan naman ng gobyerno sa pisa ng martial law. Kung gayon ang buong kordilyera ay dapat magkaisa. Palagay ko. Lumalaki na ang labanan. Dati dam lang. Ngayon, buong problema na ng kordilyera. Na-inspire sila ni Ama Makling, kaya nagkalakas o din sila lumaban. Sandalo! Huh? Aray, matapang talaga yung Makling yan. Biruin mo, binibigyan na ni Kapitan ng pera, ayaw patanggapin. Gusto pa niyang makulong eh. Matapang talaga yung taong yan. Eh, kahit ako rin sigurong agawan ng lupa eh. Hindi ang burahin ng bayan ko sa mapa at hindi rin ang lunurin ng mga kababayan ko sa tubig. Ako rin ang gawin ng ganun eh. Tatapang din ako. Pare naman, niloloko mo ako eh. Igurot ka rin katulad ko, hindi ba? Pero kanino ka kumakampi? Sa mga tao nagpapapatay. Saka pa natin. Sino kayo? Press, hindi pwede mga press dito. Magsialis na kayo! Ang gusto lang namin malaman kung bakit nyo kinukulang mga taga-butbut. Mga bata, huwag ko kayo dyan. Delikado ko. Hindi kayo pwedeng lahat dito. Magsialis na kayo! Alis! Gobyerno raw nagmamayari ng lupa. Bago pa na-discovery ang gobyerno, nandyan na yung lupang yan. Mawawala man ng gobyerno, nandyan pa rin ang lupang yan. Paano mo maaangkin ang isang bagay na mas nagtatagal kisa sa'yo? Ala!
dito na naman tayo. Huwag kang maingay. Ngayon na natin papatay si McLean. Bakit kasi kailangan pang papilitan ang pagpapatayo sa dam eh? Di ba nila naisip na maraming taong mamamatay at mawawala ng bahay? Huwag ka nang umangal. Sumunod na tayo sa pinag-uutos natin. Parang ka lang naman papatay ng manok eh. Ito kung kailan lumaki, saka natatakot eh. Saka wala tayong magagawa eh. Napag-utusan naman tayo. Narinig po namin, sabi po ng mga militar. Katawan ko lang mapapatay nila, Noli. Hindi ang diwan ng paglalaban. Magpapatuloy ito kahit wala na ako. Kaya kinuha kayo kaagad ng aklat. Lola, nagawa rin po ba ang dam? Wala na po kasi si Ama Makling. Ano ba ang sabi ni Makling Dula? Katawan ko lang mapapatay nila, Noli. Hindi ang diwan ng paglalaban. Nagtagumpay si Makling Dulang. Hindi natuloy ang dam. Dahil nang patayin siya, mas lalong dumami ang tumutol. Kaya mali ang iniisip ng pamahalaang Marcelo. Yung iniisip nila para sa kaunlaran. Yan ang kabayanihan ni Makling Dulang. Yung kalinawan ng isip para makita ang mali. Yung husay ng pamumuno. Pero higit sa lahat, yung determinasyon niya para ipaglaban yung wasto. Kahit pa Marcelo, kahit pa malalakas yung kanyang kalaban.